Hi po, ito po si Erna ng MIT SPH at sa video na to, ituturo ko naman po sa inyo yung proper way of storing files. Okay, so madalas kasi nating na-encounter na kapag nagka-problema na yung ating operating system, which is Windows, no? Ang problema natin ay kailangan nating backupan muna, no? Yung ating mga files bago mag-format uli or mag-install uli ng panibagong Windows. So, in one instance, nung isang beses, nagpunta rito yung aking uncle, no? Pinagawa niya yung kanyang laptop. Now, yung gumawa doon na naunang technician, nilagyan niya ng partition. So, ano yung partition? Yung partition ay yun po yung hahatiin yung inyong hard drive. So let's say 500 gigabytes yung inyong hard drive, hahatiin siya sa dalawa. Let's say 300 yung system drive, which is drive C, 300 gig or 300 gigabytes, at yung kalahati ay magiging 200 gigabytes or less para naman doon sa second partition, which is lalabas na letter drive letter D or drive letter E. Depende kung saan napunta. So sa akin, sa sample dito sa akin system, hinati ko siya. So ito yung first partition at ito yung second partition. Now doon sa sinasabi ko, doon sa laptop ng uncle ko, lahat ng files ay nandoon sa system drive or doon sa drive letter C. And yung kanyang second partition ay empty. So sabi ko, okay naman yung ginawa ng technician, but hindi niya alam yung hindi niya alam o hindi niya ginawa para doon sa talagang purpose noong second partition. Ang sabi lang daw sa kanya ay kapag magba-backup ay hindi na sa USB thumb drive or sa external drive ilagay na lang daw doon sa second partition. Which is tama naman, pero ang ituturo ko dito ay yung hindi nyo na kailangan mag-backup. No? Hindi nyo na kailangan mag-backup. So, yung inyong desktop, yung desktop nyo po, lahat ng files na ilalagay nyo dyan ay automatically pupunta dito sa second partition. Ganun din yung lahat ng downloads nyo, yung documents, yung pictures, yung music, or basta lahat ng inyong mga personal files ay diretso na dito sa second partition. Para just in case mag-reformat dito sa system drive, halimbawa nag-crash na yung Windows at kailangan i-reformat, hindi nyo na kailangan mag-backup dahil nandito na siya, automatically nandito na siya, naka-store na siya doon sa second partition. So, ano ba yung ibig ko sabihin dito? So, let's say itong mga documents. Yan, lahat ng documents na yan, kung i-right click natin yan and we go to properties, ang kanyang location ay nasa drive letter C. O yan, ayan ang location niya. Nasa drive letter C, no? Doon ang location ng lahat ng documents. Ganun din naman yung inyong downloads. Punta tayo sa properties. Lahat ng inyong nada-download ay nandun sa drive letter C. Okay? Nandun sa C. Now, same with your desktop. Right click natin yung desktop. Ang kanyang location din ay nandun sa drive letter C. So, ang gagawin po natin ngayon ay kung paano natin i-automatic na i-save yung lahat ng mga files na yan papunta dito sa drive letter E. So, hindi nyo kailangan maging technician dito. Napakasimple lang po. So, now, ang magiging sample natin muna ay yung ating desktop, no? Sa desktop. So, right click natin, properties. Makikita natin na ang location ni desktop ay nasa drive letter C. So, yung drive letter C na yan ay papalitan ko ng drive letter E, which is my second partition. Ito siya, drive letter E. Kung sa inyo ay drive letter D ang second partition, letter D ang itatype nyo dyan. So, in my case, E ang itinype ko dahil ang second partition ko ay assigned with the drive letter E. So, mula naman dito sa backslash na to,
pagkatapos ng backslash hanggang doon sa unahan ng desktop ay i-delete ko para ang matitira na lang ay e:\desktop. So, I will apply at sasabihin niya na the folder e:\desktop does not exist. Would you like to create it? So, yes lang tayo dito. It does not exist kasi wala nga rito. So, yes natin. And do you want to move all of the files from the old location to the new location? So, ang old location natin ay yun nga, yung nasa drive letter C. Ang new location natin ay nando sa drive letter E under the folder desktop. So, yes natin siya. And, okay. So, makikita nyo, nag-move na yung files from my desktop doon sa from drive letter C to drive letter E. Okay? So, hintayin lang po natin to na matapos. Okay. Tapos na siya. So, now, right click ulit natin siya. Siya pa rin, ha? Right click natin siya. Properties. At makikita nyo na ang location na niya ay hindi na drive letter C, kundi drive letter E. So, dito, drive letter E na rin siya. Now, to make an example, halimbawa, right click natin, new, let's say, mag-create tayo ng isang text document, at pangalanan natin siyang sample document. Okay? Ayan siya, sample document. So, itong sample document na to na ating sinave sa ating desktop, pag ni-right click natin, properties, wala siya sa drive letter C, kundi nasa drive letter E. Okay? Tingnan natin kung nandoon siya sa E. So, balik tayo rito. So, drive letter E tayo. And we will go to desktop. At makikita natin, nandoon na yung sample document na ginawa natin. Okay? So, tingnan nyo mabuti. So, right click, new, text document uli, at gawin nating sample document 01. Okay? So, saan natin sinave? Sa desktop. So, tingnan natin siya kung narito siya. Ayun na, nadagdag na siya. Sample document 1. So, just remember na ang location na nito ay nandito na sa ating second partition. So, just in case na mag-crash ang Windows, lahat ng files natin sa desktop ay hindi na natin kailangan i-backup dahil automatic na siyang nandoon sa ating second partition. Okay? Next, huwag muna itong download sa Chain Documents kasi marami kong files dyan, no? Matatagalan. For the sake of this tutorial, yung mas mabilis, no, ang gagawin ko o yung mas kokonti lang ang file. So, unahin natin yung pictures. Tingnan natin ang laman nito. So, yan. Yan lang ang laman ng aking pictures. So, ang kanyang location again is drive letter C. Okay? Nasa drive letter C siya. Nasa drive letter C siya. So, papalitan natin to ng letter E and i-delete natin pagkatapos ng backslash hanggang dito, i-delete na natin siya. So, mapupunta na siya sa drive letter E colon backslash pictures. So, apply natin siya. The folder E pictures does not exist. So, would you like to create it? Again, click natin yung yes. So, tatanungin ulit tayo, do you want to move all of the files? Okay, katulad nung kanina. So, yes lang tayo rito. And hit OK. And mag-move na yon. So, ngayon, balik tayo dito sa drive letter E. Tingnan natin kung nandoon na yung ating pictures folder. So, ayun na po yung ating pictures folder. So, wala yan laman. Now, dito sa atin, pictures folder. So, let's say, kukonnect muna ako sa internet. So, connected na ako sa internet, no? Ah, hindi pa. So, connect muna ako sa internet.
Okay, now pupunta tayo dito sa Google. Okay, balik ulit tayo dito. Okay. So ayan, pupunta tayo sa Google at magse-search tayo ng image. So punta tayo sa images. So let's say schoolboy. So okay, ito yung schoolboy na to. So let's say kinilik natin yan and sinave natin siya. Save image as. So isa-save natin siya sa ating pictures folder dito sa pictures. Ayan. So save natin siya. Okay. So now, pag pumunta tayo dito sa pictures, nandoon yung bata o yung sinave natin na image. Kung titingnan nyo, siya ay nasa drive letter E, pictures, at nandoon na yung sinave nating image. So from here, lahat ng ilalagay ko sa desktop, lahat ng ilalagay ko sa pictures ay hindi na pupunta sa drive letter C or sa aking system drive. Pupunta na yon automatically sa aking second partition, which is drive letter E. So this way, hindi na natin kailangan mag-backup kung sakasakaling bumagal na yung ating laptop or yung ating computer, or kung na-virus man or nag-crash na lang. So let's say meron siyang BSOD or blue screen of death at hindi natin ma-resolve, at ang only solution ay mag-format at mag-install uli ng Windows, then hindi na natin kailangan mag-backup dahil safe na yung ating mga files na nandoon na sa ating second partition. So ma-eliminate na natin yung time-consuming na pagbabackup. Okay, kasi anong nangyayari sa iba, yun nga, magbabackup sila. Ang mangyayari, let's say itong documents, ikakopy nila yan, ikakopy, then ipe-paste nila doon sa second partition, which is yung sa akin na yung drive letter E, ipe-paste nila yan dyan. So may backup na sila. Oh, the next time na naman, magbabackup na naman sila. And so forth and so on, hanggang sa magka-double-double na yung files. Ngayon, napupuno lang ng napupuno yung second partition na duplication of files lang naman. So sayang naman yung hard drive space. So dito sa ating technique na to, automatic na nating inilalagay yung mga files doon sa second partition. Para just in case when something went wrong, ay hindi na natin kailangan mag-backup. It will save you time, okay? At safe na yung lahat ng inyong mga files. So again, review nyo na lang tong video na to kung hindi nyo masyado nga nasundan. At I hope na may naitulong ako sa inyo. And I know na alam din to ng ibang mga technician, pero siguro hindi nila ginagawa, no? Hindi nila ginagawa. Gumagawa sila ng second partition, but ang purpose nila ron ay para lagyan ng backup, no? Para paglagyan ng mga backup files. So dito sa technique natin, hindi ganun, no? Hindi na natin kailangan mag-backup kasi pwede naman talagang doon na siya antemano or instantly na talagang or automatically na talagang doon na siya pupunta sa second partition. So again, this is Hernan from MITSPH. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like, or share this video para matulungan naman po natin yung iba nating mga kaibigan. Maraming maraming salamat po.